Hindi na natin may pagkakaila na technology is making the world smaller. Kahit dito sa bansa natin ay unti-unti nang nagiging accessible ang lahat dahil sa internet, including healthcare. Everyone has the right to proper healthcare, maging saan at sino ka man, at yan ay possible dahil sa RxBOX. And of course, mga ka-forever, who better talk about this project kundi ang lead engineer ng project na ito. He is a Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering graduate. And take note, cum laude. And currently, he is taking his Master's of Science in Electrical Engineering. He has worked in the development of embedded systems, environmental monitoring, and biomedical engineering. Mga ka-forever, let's all welcome Mr. Nathaniel D. Cruz. Good morning, good morning. Good morning. Nathaniel. Thank you for inviting us here. Mm-hmm. Welcome sa DOSTv. Okay. No? Parang ano, no? Graduate ka ng ECE, and then yun yung master's ka. Yes. I graduated 2012. 2012 lang. Yes. Ibig sabihin, bagets ka pa. O, batang bata, di ba? Anyway, and then I started working on this 2012. Since 2012, sa RxBOX. Yes. Mm-hmm. Kasama ka nun habang nag-aaral ka? 2011, undergraduate project namin ito noon. And then, after kong graduate, itinuloy na namin ito para magkaroon na ng mga deployment. Okay. So, ano yun? Parang, ano ba ito? On OJT project mo ba ito? Hindi. Ito yung requirement namin na project para graduate una. Okay. So talaga nagsimula ito sa mga estudyante? Parang yes. Ganun. Oh, no? Start sa mga estudyante sa EEE. Requirement ito para makagraduate. And then, nakita yung potential nito, pinasa sa DOST yung concept. Mm-hmm. And then, nagustuhan ng DOST, kaya naman nakita nila yung possible na impact nito. Kaya naman, pinondohan ito ng DOST simula noon, 2007 pa, hanggang sa ngayon. Na ngayon, magro-roll out ng 1,000 na RxBOX unit. Ang galing na, di ba? So, RxBOX. Ano ibig sabihin ng RxBOX? So, RxBOX, basically, isa itong diagnostic device na merong telemedicine capabilities. Diagnostic device kasi nakapag-measure ito ng mga vital signs tulad ng BP. Meron itong pulse oximeter na nagme-measure ng pulso at oxygen saturation ng pasyente. Meron itong ECG para pag measure ng electrical activity ng puso, kung meron bang sakit sa puso o wala. Meron itong Doppler ultrasound na kinakabit sa mga nanay na buntis kapag kanilang mga anak na tinitingnan niya. Yes, yeah. Tinitingnan yung fetal heart rate. Okay. So, yun. So, paano yung naisipan gumawa nito? Bakit? Bakit? Isa sa mga issue na ina-address ng RxBOX ay yung access sa healthcare na parang may kakulangan dito. Mm-hmm. Hindi lahat nakakaroon ng access. Yung mga, especially sa mga geographically isolated and disadvantaged area tulad ng mga isla, mga bundok na walang doktor sa kanila o walang espesyalista na titingin. Let's say meron silang sakit sa puso, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Oo. Totoo yun, no? Kasi syempre lalo na kayo mga nasa liblib na lugar, yung magpapalaboratory ka lang, yes. Diba? Tapos ito, from RxBOX, nandun na lahat, ang dami na nung magagawa niya. From ECG, blood pressure. So, hindi mo na kailangan ng iba't isa-isa pang device. So, from this one device, meron nang kayang parang anim? At lima. Lima, oo. That, sa mismong lugar na yun, makakakuha ka na ng mga vital signs na pwedeng i-record doon sa isang electronic medical record. Kaya, nasabi ko nga pala kanina na telemedicine device. Tele means distance. Medicine. So, it's a practice of medicine from a distance. So, paano siya naging telemedicine na device? Unang-una, yun nga, pagkakuha ng mga vital signs na measure, ito ay nire-record sa isang electronic medical record tulad ng CHITS. Pagkatapos ito, merong itong capability rin kasi na-connect sa internet upang maipadala yung mga medical records sa isang specialista doon sa isang hospital or sa kung sino man na specialista na maaring bumasa ng record na yon at makapagbigay din siya ng advice kung anong dapat gawin doon sa pasyente. Since 2007, nung na-conceptualize nyo itong project na ito, siyempre, ang technology noon, paiba-iba eh. Every year, nakikita natin yung development, di ba? Yes. So, nung nagsimula kayo, ano yung
kumbaga yung result or yung outcome habang nag pina-process niyo pa lang? Ah, noong 2007 hanggang 2011, ganito pa kalaki yung device kasi wala so pang mga RxBOX, ganun kalaki pa. Ganun kalaki, wala pang mga tablet noong time na yun, yes, 'di ba? So mga computer pa lang. Pero nung time na ako ay estudyante, doon na nagsimula kami na Android tablet na yung gamitin na platform. Tapos nag-integrate na kami ng mga sensors na pwedeng gamitin. Mm-hmm. So doon nagsimula yun. Hanggang sa, actually kino-compare namin yung device sa isang commercially available para makita namin kapareho lang ba yung performance ng device, safe din ba ito. Tapos, dinadeploy namin itong ginawa namin sa mga rural health units, sa public health, na para makita kung madali lang ba gamitin, kagamit-gamit ba, o baka mahirap pala at hindi talaga swak sa kanilang workflow. Dinisenyo namin yung RxBOX para hindi na, para integrated sa kanilang workflow, hindi mahirapan sa paggamit. So, ang focus nyo talaga sa mga health center lang to, install, parang ganun. Yun yung mandate ng DOST. Gusto ng DOST na ang makinabang muna ay ang public health. Mm-hmm. So, kaya mga health center, rural health unit ng bawat munisipyo. Yun yung doon kami nag-deploy. So, libre yun? Libre. Okay. Namin. Kami ang gumawa, kami nag-provide sa RSU. Kami nag-train sa mga RSU personnel para gamitin itong device na ito. So, ano yung naging ano nyo, batayan kung bakit nyo nabuo ito? Meron ba kayong pinaggayahan, parang gano'n, na sa ibang bansa, meron na din bang mga ganitong klase ng equipment? Well, sa ibang bansa, meron na rin, sabihin natin, sa India, meron din sila mga telemedicine device na ginagamit din. Tinitingnan din namin ano yung mga best practices sa India, kung ano yung pwede namin gamitin din dito sa Pilipinas para swak design yung para sa mga Filipinos. So parang ganun, halos similar din. Halos similar din naman yung konsepto. Okay. So ikaw kasi 'di ba parang batang-bata ka pa lang nung sinimulan tong project na 'to, 'di ba? Anong pakiramdam mo? Ito, ang dami ng natutulungan, ang dami ng nakikinabang. Actually, it's a great honor and pleasure na masama dito sa RxBOX team bilang ako isang DOST scholar din noong college. Nagpapasalamat ako dahil sa DOST nakapag-aral ako, nakapagtapos ako ng college. And at the same time, dito sa project na ito, dito rin ako nabubuhay. Yes. Dito ako pinapasweldo. So, and at the same time, nakakatulong sa mga ating mga kababayan, ang RxBOX. Very fulfilling, lalo na yung ganun eh. Diba? Yung mission mo, yung advocacy mo na makatulong. Diba? Yung during those period na ginagawa niyo to, ano yung siyempre, trial and error. So, ano yung nakita mong hirap? O kumbaga, ano yung possible na maging problema? Mga challenges, yes, siguro. No? Mm-hmm. Una, parang wala pa talagang nakaset na biomedical device na industry dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kaya parang wala kaming mapagtanungan kung paano talaga magsisimula, ano ang dapat namin unahin, kailangan ba namin unahin na mag-deploy kagad o kailangan na muna unahin yung clinical trial, mga ganong bagay. Pero ngayon, nasa mga bagay na yan, marami kaming natutunan kung ano ang dapat unahin. Isa sa mga challenges din sa pag-deploy, yung infrastructure, mahirap na walang kuryente doon sa RxU na. Pag mga ganon, minsan magkakabit na ng generator or solar power. Depende sa ano. Isa yung sa mga factor na hindi, kaya hindi nagagamit din yung RxBOX pag walang kuryente. So, malaki talaga yung challenge na magkaroon ng kuryente, magkaroon din ng internet sana para madali yung tapos, mga challenges. So, since ito, parang lumalabas laboratory test lang ito, no? BP, and then mga ECG, yes, etc. So, definitely, mga nasa servisyo nito, yun lang mga may pangangailangan na ganun. Or meron pa, halimbawa, meron bang dumudulog na, other, ano pa, situation ng isang pasyente? Basically, dalawa yung pasyente na tinitingnan namin. Una yung para sa mga buntis. Okay. For labor monitoring, pwede rin gamitin for prenatal, yung Doppler ultrasound. Pangalawa, for non-communicable diseases na cases. Let's say, yung sa ECG, titingnan niya kung meron mga problema sa puso. Gaano ka-accurate to? Gaano accurate? Ngayon,
Tinitingnan namin, pinag-aaralan ito ngayon sa UP Manila PGH. Tinitingnan kung comparable ba ito sa commercial device, sa mga, sa gold standard. Mm-hmm. So dapat nakakasunod tayo sa standard, eh, yes, di ba? Yun, tinitingnan. So ang nagiging process nito, sir, halimbawa ako, nagpunta ako doon, magpapatest ako. So yung parang yung data noon, from that point bibigyan na ako agad ng resulta. Makikita sa screen. Kita na agad. Makikita sa screen. So hindi na kailangan pumunta pa ako sa ospital para lang maghintay kung ano ba ang basa ng aking test. In the case of ECG, kailangan basahin ng isang specialista, okay, yung traces, mm-hmm, ng ECG. But for other, let's say BP, may kita mo na kagad. Let's say, so nanay, may kita mo na kagad yung fetal heart rate. But for ECG, kailangan konsulta sa isang doctor muna. So ngayon ba dine-develop niyo pa to, sir? Madagdagan pa? Dine-develop pa rin namin ito ngayon. Tinitingnan namin na magkaroon ng battery para battery-operated na. Na. Para hindi na problema yung walang kuryente sa, baka sa umaga, sa gabi lang. Yun yung tinitingnan namin na talagang magamit siya. Mm-hmm. Pang matagalan din, parang motolite. Hindi naman motolite ang kakabit parang natin. Parang battery na sasakyan ba yan? Para matagal ang buhay. Parang matagal ang buhay. In case of emergency, kailangan na gamitin, ready. So ngayon, gano'n na karaming na-deploy ninyo yung units? As of now, 157 sites deployed sa 157 sites. And for this year, ongoing na yung production for 1,000 units. Yun yung nangyayari. Siyempre, ikaw, nagsimula ka, ikaw talagang isa sa mga nanguna dito, di ba? Mm-hmm. So, ano pa yung dream mo for RxBOX? Ako, simple lang din yung dream ko na makitang nagagamit itong RxBOX and at the same time, nai-improve yung healthcare system at lahat na yung vision ng DOH na kalusugang pangkalahatan ay ma-realize. Makita. So ito in cooperation with Department of Health talaga? Yes. Mm-hmm. Part ng DOH dito. Ayun. DOST, DOH, UP system. Okay. So, any final words sa ating mga taga-subaybay? Sa ating mga viewers, mga ka-forever, kung kayo ay interested na makita, makagamit din ng RxBOX sa mga doktor ng mga rural health unit, check niyo yung rxbox.chits.ph for more details. You may also contact yung mga regional offices ng DOST for more details. Mag-volunteer kayo kung gusto niyo maging part ng program, RxBOX program. So thank you very much sa inyong lahat. Thank you so much and more power. Diba kitang-kita natin kung gano'ng kahusay yung creation at ang maganda dito, makakatulong ka pa. Makakatulong pa itong bagay nito sa bayan. Diba? Yes. Thank you and good luck. Ayan mga ka-forever, syempre natutuwa tayo at nakakabilib na may mga ganito talagang innovations ang healthcare industry natin. Samantala, abangan ninyo mamaya, may kasunod pa ang ilang topic o itong topic na ito. Kaya naman, tutok lang mga ka-forever. Kahapon po ay pinag-usapan natin dito sa DOSTv ang Science Council of Asia and its goals and projects. Next year ay bansa naman natin ang naatasan na mag-host ng conference na ito. Watch this video for more information mga ka-forever.